evening, everyone. It's a blessed Wednesday. Welcome to our midweek service. Kinagagala ko pong makita uli ang bawat isa sa atin. We have a new friends here, mga bagong invite na ating mga kaibigan. At sabihin nyo katabi mo, welcome to our midweek service. Yan. Sige, diretso na po tayo. Let's go to read Word of God from Psalm 119. Verses 169 to 176. Please stand up on your feet as we give reverence to the Word of God. It says here, "Let my cry before you, O Lord. Give me understanding according to your word. Let my plea come before you. Deliver me according to your word. My lips will pour forth praise, for you teach me your statutes. My tongue will sing of your word, for all your commandments are right. Let your hand be ready to help me, for I have chosen your precepts. I long for your salvation, O Lord, and your law is my delight. Let my soul live and praise you, and let your rules help me. Last verse, I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, for I do not forget your commandments." Let us pray. Holy Spirit, be with us tonight. Lord, help us to grow in our knowledge and understanding of God's Word through our challenges as we desire and delight in your eternal promises that build up our hope. Maybe some of us, Lord God, are losing hope right now. And we believe, Lord God, you are the one who is eternal, faithful, you are sovereign, and we can put our 100% trust and hope in you alone. Holy Spirit, take your rightful place. In Jesus' name. Amen and amen. You may take your seats. So this day, we will conclude our series on Walk the Talk. Pang-anim na po natin. Kumbaga, kung kayo po ay nandito for the last 6 weeks, na pag-aralan po natin ang ating pong walk, store, speak, choose, remember, and pray. Sige nga po, meron kong papakita sa inyong body parts kasi naalala ko yung mga nag-aaral na, di ba, mga elementary. Body parts, pag sinabi ko pong, example, walk the walk, ano po ba yung body parts or na kailangan? Kumbaga, the psalmist, di ba, ano po yan yung whole 119. Sa body parts ito, when you say walk, ano po yung ginagamit natin? Sige, isigaw nyo po yung sagot nyo. Leg, tama. May leg po dyan, meron po dyan feet, tama. But ang meaning po ng walk kasi, you continuous action, di ba? May ginagawa kayo. When you read the Word of God, you will apply. Kaya nilalakaran, ibig po sabihin ng walk the talk, kung ano po yung nabasa nyo, you will obey. Pag sinabi po sa Bible, you will obey. Amen po ba doon? Pag-store, ano pong ginagamit na body part? Para kong science teacher, ha? Di ba? Ano pong ginagamit sa store? Sige, sagot nyo po. Ito po ay store sa head natin, di po ba sa brain? Amen? Pag nagbabasa po kayo, pwede rin sa heart, you store the word sa puso mo, sa isipan nyo po. At pag sinabi po natin, speak, ano pong ginagamit na body part? Tongue, lips, or mouth. Di ba? Speak the word. And also, when we say choose the word and remember the word, it also involves head or mind. Pero eto yung tanong ko sa inyo, when we say pray the word, anong ginagamit na body parts? Ano pa? Heart? Yes, we pray according, di ba, sa puso natin. Pwede ring lips. Pero alam nyo ba, when we pray to God, it also involves our soul, our spirit. Because God is spirit. Pag nagpe-pray kayo, kailangan po ang ating spirit naka-align po sa Panginoon. Tingnan natin sa Romans 8:26. Likewise, the spirit helps us in our weaknesses. Kung kayo po'y nangihina, merong Holy Spirit natutulong po sa atin, for we do not know, eto po yung nakalagay dyan. Hindi po natin alam yung pagpe-pray natin. Lalo na po nung nagkasunog before, sa nandiyan na po yung apoy sa bahay namin, hindi ko alam yung pagpe-pray ko, pero sabi ko, Lord, talagang Lord na lang ako ng Lord, speaking in tongues po, because I don't know what to pray, but my spirit are saying, Lord, ikaw na bahala sa bahay namin. Yung aming pong farm, pero wala pong farm talaga, nasa paso lang po. So, tabi dito, but the Spirit Himself intercedes for us.
So kailangan po natin, when we pray, kasama niyo po yung Holy Spirit. For us, with groanings of too deep for words. Pag hindi niyo na alam, sobrang bigat na yung pinagpe-pray niyo. Sobrang, alam niyo po yung parang depressed ka na, meron kang kinakat na problema when you pray to God at hindi mo na alam. In words, Lord, tulungan mo ako. The Holy Spirit is there. We need the Holy Spirit when we pray. Amen? Sabi din ni A.B. Simpson, isa po siyang theologian, prayer is the link that connects us with God. Kung kayo po, nag-worship tayo kay Lord, yes, we worship God, tapos nakikinig po kayo ng preaching, pero in prayer po, individual, or tayo po, congregational, pwede tayo mag-pray, nagko-connect tayo, nagko-communicate tayo kay Lord. Huwag nyo na pong taas ang kamay nyo. Kailan po kayo huling nag-pray kay God? Yung talagang lumuhod kayo, yung talagang nag-iyak kay Lord. Kasi sometimes, kapag may problema tayo, may pinagdadaanan tayo, nagpe-pray. But sometimes, pag happy lang, wala namang problema sa buhay, o ako lang ba to? Minsan nakakalimutan natin mag-pray. Wala tayong desire to pray. Prayer is our greatest Christian privilege, but eto rin po yung failure natin. Could it be na iba sa atin, hindi tayo nagpe-pray every day because we don't know how to pray and what to pray? But I'm telling you, prayer is vital sa ating pong Christian life. If we're going to make an impact sa ating families, sa ating nation, sa campuses, prayer is where it begins. Hindi pa save yung family member nyo. Sa prayer nyo po, meron po nga sinasabi, binubugbog ko na sa prayer. Tapos one time, pag may answer prayer na, di ba, iiyak ka na lang eh. Kasi yung prayer mo, in-answer ni Lord for how many years? At nagsimula po yan through your prayer. At bakit tayo nagpe-pray? We don't pray to impress God. Di ba, nag-research ka, Lord, may verse ako sa'yo. Tapos mga magagandang salita. We don't pray to inform God. Lord, ha? You got to pray. FYI lang, Lord, ha? Kulang ako sa budget ko, ha? FYI lang, Lord, ha? Alam mo na pinagdadaanan ko, ha? Ilang taon na ako, hindi pa ako engaged, Lord, ha? Di ba? I mean, ini-inform mo si Lord as if hindi alam ni Lord yung nangyari sa buhay mo. We pray, alam niyo kung bakit? To invite God. We pray because we are inviting God into our lives. Nabanggit ko na to sa inyo. Last week, dahil malakas ang ulan, yung kinsami ko po, atin-atin lang to, ha, bumagsak yung isang part. Parang gusto ko, hala, kailangan ko po ng karpintero. Di ba? Pero hanggang ngayon po, hindi ko pa napapagawa. Kasi po, hindi ko ini-invite yung karpintero na, yung katbahay namin, para ayusin yung sira ng kinsami ko sa kwarto. Gayun din po yun sa prayer. Habang hindi po natin in-invite si Lord, Lord, reign over my life, Lord, sa family ko. Lord, ikaw na bahala sa nation namin. Ini-invite natin yung, di ba, as it will ni Lord, in heaven as it in earth, we are inviting God into our lives. Yun po yung prayer natin. Lord, yung marriage ko, nagkakasira na kami asawa ko. Lord, ikaw yung mag-ayos. You are inviting God to restore your relationship. Kailangan mo ng pera. Lord, ikaw, Lord, yung mag-provide. You are inviting God to give you the wisdom and financial provision. Are you here? So also, when we pray, gusto nila maging dependent tayo sa Kanya. Di ba, ano yung daily bread natin? Di ba, sabi doon, give us our daily bread. Kasi yung bata, sino sa inyo may anak kayo? Si Pastor Jay. Sino may mga children? Di ba, yung anak nyo, imagine nyo, ha, bigyan nyo sila ng baon for 1 year. Tatingin mo, hihingi pa yun sa inyo. Parang buong taon. Pero kapag may dependent, walang baon yan, o kaya walang pagkain yan, pa, ma, may baon ako, may pangailangan ko, everyday lalapit yan sa inyo. Because dependent yung anak nyo sa inyong provision. Ganyan yung sa prayer. Lagi tayong magpe-pray because we want to depend continuously with God. Amen? So what do we pray about? Ito po yung pag-usapan natin. According po sa verses that we read, I will just give you 3 reasons or yung focus ng prayer, but it is not, baka sabihin nyo, ito lang kailangan ipag-pray. Parang sa perikope po na ating pag-uusapan and also for the verses that we read, I will give you 3 focus of our prayers. Are you ready? Sabihin nyo sa katabi mo, ready ka na ba? Because we will be talking about pray the word. So number 1, ano ba kailangan natin ipag-pray? Pray for godly wisdom. Nararamdam mo habang praise and worship tayo, many of us naguguluhan sa buhay. Maraming decisions na kailangan i-take. Magre-resign ba ako?
O Lord, babasitin ko na ba't yung naniligaw? O Billy, niligawan ko na ba ito? So marami tayong wisdom na sa atin, pero we need godly wisdom. Lalo na po, mapagpunta ko sa social media, mema yung iba, pag meron, may sakit ka lang, ina-analyze nila, alam mo, ba't nagkasakit? Naulan ng kanya, tapos ang dami ng mga opinion ng ibang tao, di ba? Maraming gusto magbigay ng explanation. But godly wisdom, alam niyo ibig sabihin nito, we strive to see life. Makita mo yung life mo according sa God's perspective and act accordingly. Sabi dito sa verse 169, let my cry, tingnan niyo yung psalmist, umiiyak siya. Parang katulad natin, sometimes, many of us are praying and crying to God. Yung basa na yung unan mo, di ba, umiiyak ka, Lord, ang sakit, bakit ganito nangyari sa family ko? Bakit nalugi na ko? Niloko ko. Yung ex ko, hindi ako binayaran. Tapos meron ng iba. Di ba, umiiyak ka, pinipiga mo na yung tuwalya sa gabi. Gayun din, pag nag-cry tayo kay Lord, eto kailangan natin ipag-pray. Let my cry before you, O Lord, give me understanding. Sabi niyo nga po, understanding. According to your word. Hindi nyo understanding, hindi nyo pang-unawa, kundi according to the word of God. As you read the word of God, ito pala yung sinasabi ni Lord about finances. Ito pala yung sinasabi ni Lord about pride and humility. And verse 171 says, my lips will pour forth praise for you teach me your statutes. So, ang psalmist, nakita nyo, he's praying for godly wisdom, and so we are right now. Nagugulan ba kayo? Meron ba kayong decision na kailangan yung pag-desisyon na agad? Or meron kayong parang cross, parang nasa ano kayo, crossroad, di ba? Na, Lord, ano ba yung kailangan kong gawin dito? Mag-a-abroad ba ako? Maglilipat na ba ako ng work? Or magre-resign na ba ako? Whatever it is, I pray that we will ask God's wisdom. Not your own wisdom, kasi minsan, meron ba kayong ganito, magpipray ka, parang alam mo na yung gusto mong pagawa kay Lord, parang tinitwist natin yung arm ni Lord, Lord, I pray na hipuin mo yung pusong ito, Lord, gusto ko siya, dapat siya lang, wala nang iba. Eh, what if hindi pala yung gusto ni Lord sa'yo? Pero ikaw, may picture ka na nung crush mo, Lord, siya talaga pag wala, ayoko na. Hindi pinangunahan mo si Lord, eh, kung much better yung bibigay sa'yo ni Lord. Yun ang pagpe-pray natin. We will pray according to God's wisdom. Because it leads to abundant life. We know that God's promises that wisdom brings give us joy, health, promotion, peace, and honor. Meron ba kayong pangangailangan na kailangan nyo ng knowledge and wisdom from God? Pray the word of God. Diba sabi, the fear of the Lord, diba, is the beginning of wisdom. So kailangan, pag nagpe-pray po tayo and we pray the word of God, makakuha po tayo ng understanding. Not your own. Di ba may katanga si Gary Valenciano, di ba? Ano nga ba yun? Gusto niyo ba kumanta uli ako? Sabi kasi nila, every week, pastor, kumakanta ka na lang eh, di ba? So, hindi pa ako kakanta ngayon because meron tayong new team, di ba? Si Abby, we welcome natin. Marami tayong mga music team, di ba? Aside from ako po na kumakanta, meron po tayong mga bagong worship leader sa ating service. So, sino dito need you ng wisdom? Yung hindi nagtaas, ano? Genius? Genius yarn? Sino sa inyo gusto ng wisdom kay God? You're praying. Kaya kayo nandito because meron kayong gustong i-consult. Lord, tulungan mo ako. Ano bang gagawin ko? Naguguluhan ako. Kakasal na ako pero wala pa akong napipili na wedding venue. Kala nyo, lo. Kala nyo, bride, ha? Wedding venue. Ang maganda dito, may binigay na promise si Lord. Basahin natin sa James 1:5. If you need wisdom, lahat tayo dito, to those of you who are watching, kailangan natin to. Ako kailangan ko rin to. We all need godly wisdom. Ask our generous God. Wow! Generous si Lord. Kaya humingi ka. Could it be na hindi mo natatanggap yung breakthrough mo because you are not asking? The Bible says, Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Ngayon, nag-iintay ka ng breakthrough, pero hindi ka naman nag-pray, hindi ka nag-ask. Di ba sa mga magulang, ang sarap ng lambing ng anak mo, tay, baka pwede naman Jollibee. Ang sarap, kaya mo i-provide, pero gusto mong marinig ng anak mo yung request niya. Same as, sabi nito, and He will give it to you. Generous si Lord, He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So if you need wisdom, remember,
God is our generous God. He will not rebuke you. Kaya naman, excited ako to encourage you sa inyong prayer time. Ask God. At hindi lang yung ask na, Lord, baka mabigyan mo ako ng ganito lang. Dapat ask overflow, mas marami para maging blessing ka. Kasi sa atin, Lord, bless me yung family ko during pandemic. Mas maganda, Lord, i-bless mo kami mas marami para makatulong kami sa iba. Yun yung prayer natin, not for our own consumption, but to bless others as well. Amen? Number one, as we pray the word of God, we ask godly wisdom. Number two, we pray for God's deliverance. Maraming iba sa inyo, may problema kayo. Meron pa nga, musta ka bro? Hindi ko maintindihan, wala man akong problema, pero malungkot ako. Meron ba kayong ganun season? Pag nagbabago na siguro yung jeans, di ba? Sabi sa akin, baka naman kasi tumatanda ka na, di ba? Wala ka naman problema, pero depressed ka. O kaya, madali kang ma-offend. O kaya, alam mo yung word of God, pero sometimes, nagda-doubt ka kay Lord. Meron ba sa inyong ganun? Na hindi mo ma-pinpoint kung ano yung problema, pero gusto mo, si Lord, yung magbigay ng, syempre, ng wisdom and understanding, but also deliverance. Merong vindication. May politics sa trabaho mo. Pinagkakaisahan ka ng mga tao. And you feel that, Lord, wala akong ginagawa. I honor you. Bakit yung mga tao sa paligid ko are bashing me? Marami silang sinasabi. Lalo na sa work. Politics. Daming gossip. Pag pumunta ka sa social media, sino sa inyo na puyat? Kakanood sa mga vlogger. Diba? Ang dami nun. Sometimes, gusto nating malinis yung pangalan natin. And also the psalmist, tingnan nyo po yung 170. Let my plea come before you. Deliver me according to your word. Kung kayo po ay de-deliver kayo ni Lord, according to God's word. Hindi dahil lang, Lord, gusto kong i-deliver mo ko sa mga umaapi sa akin. Matitikman nila ang ganti ng api. Because may pride ka. Dapat, meron po tayong panggagalingan. Deliver me according to your word. At ang deliverance po, ito word kasing deliverance, nakikita natin ito, lalo na malapit na mag-Halloween. Di ba alam niyo po yung mga sinasaniban? Ito yung word na kasi na, umiikot yung ulo, manonood ba kayo yan? Di ba ito yung deliverance, pag merong mga, may mga spirit, ang tawag kasi dun sa word na yung deliverance din. The action of being rescued or set free. Pero sa context po natin, hindi po ganun ha. Sabi po sa verse 173, let your hand, si Lord may hand, be ready to help me. Tingnan nyo ha, prayer niya. Lord, tulungan mo naman ako. For I have chosen your precepts. Merong laging ka, but or close. Lord, please help me according to your word because pinipili kong sundin yung utos mo. Diba, back again sa mga magulang. Diba, ang sarap na yung mga anak nyo, pag sumusunod sa inyo, hindi dahil takot sa inyo, because they want to please you, honor you. Diba, ang sarap na tulungan sila. Diba? Ngayari, sa mga Zoom nila, o kaya meron silang hihirapan, o sige anak, next time, bibili tayo ng laptop na mas maganda, kasi yung laptop mo, pension 4 pa. Diba? Because we want to help them, ang heart po natin, gayon din yung heart ni Lord, is to help you. And also, verse 174, I long for your salvation. Tingnan nyo ha, eto kasing psalmist during that time, maraming war, pwede siyang mamatay, may kalaban siya, papatayin siya, and your law is my delight. Bakit ang ganda ng verses. Merong pagsunod, pero meron siyang binabalik according to your precepts, according to your word, but according to your law. Verse 176, I have gone astray like a lost sheep. Sabi ang tupang ligaw, eto po sabi ng psalmist, pero hindi po siya ang nakahanap kay Lord. But si Lord, seek your servant. Si Lord po ang mahanap sa atin. Hindi po tayo, Lord, you found me. Hindi po ganun. For I do not forget your commandments. So later po, we will having our activity. Dalawa po binigay ko sa inyo, di ba? We pray for God's wisdom and we pray for God's deliverance. So right now, if you feel na kailangan nyo ng tulong ng Panginoon sa situation nyo, for that hopeless situation, may sakit yung kamag-anak mo, you're facing a debt, yung utang, hindi mo kayang bayaran, we will pray. God's deliverance is available. Amen? Magkakaroon po tayo ng group later. And last, eto po, we pray to worship and exalt God. Sometimes, magpe-pray po tayo, ako guilty ako dito, parang ginagawa nating ATM si Lord. Alam niyo yung penge noon, instead ng Panginoon,
Lord, kailangan ko nito. Pray ka. Kailangan ko nito. Lord, kailangan ko to sa iPhone 15. Hindi, wala pa. Gusto mo na. Lord, kailangan ko to. Pengen nito. Pengen noon. Parang ginagawa ating ATM si Lord. Through our prayer, pag may kailangan ka, pray. Pag kailangan mo ng tulong, it's okay na kailangan natin mag-pray. But sometimes, we have to know what is the reason of our prayer. Alam niyo kung ano yun? We pray to exalt and worship God. Hindi lang nakafocus yung prayer sa'yo. Di ba mga felt need? Parang, kawawa naman ako, Lord, sinungan mo ako. Isang oras ka lang umiiyak, pero parang communication yan eh. Alam naman ni Lord yung pinagdadaanan mo. So rather than focus ka dun sa problema mo, Lord, inapin nila ako. Hindi ka papayag, Lord. Gaganti tayo, Lord. Sinasama mo pa si Lord sa vengeance mo. Lord, gantihan mo sila, Lord. Kawawa yung anak mo, Lord. Puro sarili nag natin. Sometimes, but this time, pwede bang i-focus natin yung prayer natin kay Lord? We will worship God. We will exalt God. Sabi dito sa verse 171, my lips will pour forth praise. Di ba, umaapaw sa papuri. Kahit may problema ka, magpupuri ka kay Lord. And I believe many of you, mayaring walang problema o may problema, pero nandito tayo nag-worship tayo kay Lord. Pwede palapakan yung bawat isa. For worshiping God in the midst of your challenges, you are here because you want to worship and exalt God. My tongue will sing of your word, for all your commandments are right. This is the very reason. God is faithful. His word is true. That is why we worship God. We will sing worship song. Alam niyo ba yung kinanta natin, Beautiful Love? Di ba yung I adore? So close, I can praise. Di ba? Alam niyo lahat ng verses na to? Parang nakakaano yung tawa niyo. Ha? Parang di na-encourage yan. Ha? Lord, nakita niyo tumawa, Lord. Alam niyo ba yung kanta ng Every Nation, Victory po? Ito po ay galing sa Word of God. Pinag-aaralan po natin. Hindi lang tayo, ang ganda ng song, rhyme yun, di ba? Tadhana, o kaya sunod na word yun, tadhana, maganda, o malaya. Hindi po ganun. Lahat po ng verses na kinakata natin, biblical. Lahat po yan, meron tayong mga pastors. Pakinanta po natin, Beautiful Love, biblically sound, theologically, na based po sa Word of God. That is why we are worshiping God through verses or prayer ng mga Bible verses. Kaya po maganda, meron tayong sariling kanta, di ba? Lilim, di ba? Ano ba yung favorite song nyo ng Every Nation? I'm telling you po, dumaan po yan sa malalim at scrutinize ng mga pastors. Even yung mga word, even yung mga ano, parang ano yata yan na sa Word of God. So let my soul live and praise you and let your rules help me. Eto na, yung soul natin, magpupuri. Meron na ba kayo naranasan ganun? Na habang nagpupuri kayo, parang nasa langit na kayo. Katulad si Jordan kanina, kumanta siya kanina, di ba? Feeling ko nakapikit akong ganun. No? Parang feeling ko, nandun ka na sa heaven, nakikita mo na si Jesus because yung soul mo, connecting with God through praise and prayer. Amen? O yung inyo pong isip, ano kayang kakainin ko mamaya after ng worship service? Baka naman, ano, saan kaya kami magkikita? Ano kayang kapik-ordering ko mamaya? Dapat po, pag nagpe-pray tayo, focus, our soul will live and worship our God. And ano ba ibig sabihin ng to exalt? To exalt means to raise to the highest of heights. Kung pinakamataas po, dun yung ilalagay si Lord. Hindi po siya number one. Siya po yung top. Siya po yung pinakamataas. I-exalt mo siya. Kumbaga, pupurihin mo siya. Dadakilain mo siya. Ito po ibig sabihin ng to exalt and worship God. We will raise God to the highest place in our lives. Hindi po siya number two, three. Siya po yung number one sa puso natin. To give Him first place in every thought in our mind, every word spoken, and every deed done. I pray that as we pray the Word of God, we will exalt God. Makikita niyo po sa verses ng Bible, yung ating pong mga attributes ni Lord. Ano po ba yung attributes ni Lord? Sabihan ko lamang po, infinite. Pag nagpray tayo, Lord, you are without measure. You are infinite God. You are good God. You are just God. You are merciful God. You are gracious. You are omnipresent. Everywhere at the same time, nandito si Lord, pero yung mga ibang tao nagpe-pray din sa ibang lugar, nandun din siya. Ganun ka-powerful si Lord. He is immanent, fully present. He is holy, He is perfect.
He is self-existent, always existed within himself, no beginning, no end. Ang dami pa, gusto niya pa po ba? Paano natin ma-worship si Lord? When we exalt and worship His attributes, He is eternal. He is omnipotent, unlimited power. Nothing is impossible with God. He is also omniscient, know all things, and aware of all things. And also si Lord, grabing wisdom niya. To have experience and God, good judgment altogether. Alam ni Lord yung ginagawa niya. At habang may gera, at habang may naraming nangyayari sa mundo, God is sitting on His throne. Chillax lang. He is unshakable. Hindi siya natataranta. Na ikaw, pagpukot yung problema, ano? Si Lord, hindi. Because He is powerful. He is sovereign. He is faithful. He is loyal. He is love. There are a lot of reasons why we worship God. At pati si Jesus pa lang, a beautiful love. Lord, thank you for your love. Di ba yung communion? It's a demonstration of God's love. So I hope and I pray, tatlong bagay po pinag-aaralan natin. We pray to God for godly wisdom, for deliverance, and to exalt and worship God. As I end, this is my final statement, that as we pray the word, we rely on God, not our strength. And as we pray the word, we focus on God, not our problems. Amen? Prayer is not about you. Ang prayer po, naka-focus po kay God. Every time we pray the word of God, always remember, not our problems, but focus on God alone. Lord, thank you, Lord God, for this night. As we pray the word of God, kung ano po yung nabasa namin, halimbawa, Lord, meron po kami may sakit sa family. We read, Lord God, yung sa Isaiah, by your stripes we are healed. We are declaring that prayer. Every word of God promises, Lord, nababasa namin, we will pray that. We will claim that. Yung will mo, yung plans mo, yung purpose mo, we are praying for that, Lord. Holy Spirit, give us this hunger, delight, as we pray the word of God, aming prayer time, lagi po namin may enjoy. We will bask in your presence. We will not focusing on our problems, on our weaknesses, but we will rely on your strength and we will focus on your attributes. You are faithful. You are powerful, Lord. You are loving. That is why, Lord God, you deserve all the glory and honor.